Alright, welcome sa ating final scrubbies. Nandito na po tayo ngayon sa day 5 ng ating ML, which is our championship match, which is Water Tribe versus Fire Nation. So dito natin malalaman kung yung Fire Team ba magkakaroon ba sila ng great comeback. So nandito tayo ngayon with our two shoutcasters from the Fire Team, si Arvin and Anne. So take it away, guys. Ayun, hello Scrubbies! So, ay na nga, nag-start na nga yung banning phase natin, no? So, yes. So, on na talaga yung finals natin this day. Anne, please introduce yourself. Okay, introduce pa ulit, Char. Yes. Ayun, hi. Hi, so Anne from FPSS team. So, regarding to banning phase, kitang-kita na. Feeling ko nanood yung Water Tribe nung last na live stream. Kasi binan nila yung ano eh, yung Johnson ni Jorgen, di ba? Mm-hmm. Totoo yan, Anne. Naging very effective itong Jorgen and yung Johnson kasi na ano na strategy. So, yeah. Sure ban yun, sigurado. Kita-kita naman kahit natin yung Claude, na yung MM din ng ano, ng red side. Red team, sorry. Mm-hmm. And kung mapapansin natin, no, na-pick si 1-1 dito, which is last game natin with Earth Nation and also yung sa Fire Nation, talagang naging effective din itong si 1-1. Or I mean, ano, sa Air Nomads versus Fire Nation. Okay, so sa jungler ng Fire Nation, pinick nila itong si Fredrin. Okay guys, shout out niyo sa comment section yung team niyo no to show your support. Yeah, actually share niyo sa ano sa teammates niyo na yung link na sa Scrub Fam GC so that you can support your favorite players. Yes, tama 'yan. Okay, and na-pick naman dito yung si Ruby for XP laner nitong Fire Nation. And again, debut pick itong si Navaria, no? First time sa game natin. So, sa mga hindi pa masyadong aware, si Navaria, sobrang laki ng damage output ng second skill niya. In addition to that, yung ulti kasi niya is nagbibigay siya ng sobrang lawak na vision dun sa specific na area. So, in terms of pagkuha ng objective, talagang very useful itong si Navaria, yung ulti niya. Okay, so ang second phase naman ng banning is naban itong si Minotaur and also si Roger. Okay, mukhang nahihirapan silang mag-pick ng MM na ibang ka-counter kay 1-1. But in the end, napili nila si Leslie. Okay, nice. So, different sa mga previous natin na pick. So, yung mga roamer ngayon is more on support or utility yung ano nila, yung atake nila. No? More on support. Like itong si Angela, yung ulti nito is very very useful sa mga ano sa mga team fight and pag pick off ng ano ng kalaban. And nice itong si Valir. Okay, so mukhang pumipili na lang tayo ng jungler dito for the Water Tribe. And ayan na nga. So we already locked yung heroes ng both sides, no? So for Water Tribe, yung magiging jungler nila is itong si X-Borg. And dito naman sa Fire Nation, ang magiging jungler naman nila is si Fredrin. Okay? So, mukhang matinding laban to, Anne, no? Kaya nga. Di ba, okay. Ano to? Rematch. Yes, rematch. Nang very first game natin. Last time. Okay. So, ayun. Scrubbies, welcome to the Land of Dawn. So, this will be the first game
ng finals natin for our Mobile Legends game. So let's see kung sino yung magiging champion, no, dito sa ano, dito sa Mobile Legends game natin. So will it be Fire Nation or Water Tribe? And also to introduce our players. So sa Fire Nation, ang jungler natin itong si KD or yung Fredrin. Sa gold laner naman si Carl Adrian Pangan using 1-1. And sa gold naman is si Lawrence using, or I mean si Crew, yep, using 1-1. And also si Jojen Sanity as roamer, si Angela. And si Kent naman as mid laner using Valir. Okay, so sa Water Tribe naman, si Manage as jungler, Joseph Manehe. And then, Vincent Joel Lorca for the gold lane. Mm-hmm. Darwin Barga for mid. And then, Paolo Santillan for the roam. And Von Zedric Cruz for XP. Mm-hmm. Yep. So, ayun nga, kanina nakita natin na munti ka ng mapitas itong si Leslie, no? Marksman ng Water Tribe. So unfortunately, nakataka siya doon. Kahit konti lang, low health na lang siya. Okay, so far wala pa namang action na nangyayari ngayon. Okay, medyo kumukuha ng ano, ng farm itong si Levi, no? Si Manage sa kalaban. For the invade. Yep, pero ayun na nga, na first blood. Yep, we got our first blood by Crew, no? Si Leslie. Okay. So, Anne, palagi ko if magre-rain ang Fire Nation, palagi ko magbubuhat dito si Crew talaga, itong si 1-1. So, just like yung naging playstyle niya noong previous match natin. So, talaga napaka-effective ni 1-1. Yes, pero ano, syempre hindi lang isa ang magbubadyan. Syempre meron pa rin teamwork. Yep, totoo yan. Pero I think if a four-man turtle nila ito. So that was a successful gank from the Water Tribe. And successful take of the turtle din. Kasi na, ano eh, napa-atras nila lahat eh. So so ang ginagawa na lang ng Water Tribe dito is taking advantage ng gold ng yep, at ayun na nga, unfortunately napaano sila dito, ano, medyo napalalim ata sila doon. And second death itong si Lapu-Lapu, no? So ayun nga, medyo napalalim sila doon, and of course hindi pa papayag ang Fire Nation na walang trade yung pagkuha nila ng ano, ng buff ng Fire Nation doon, no? Mm-mm. Okay, so itong si Diggy, alagang-alaga itong si Leslie. So, at ayun na nga, first commercial natin. So far, nagkakaroon ng give and take naman dito sa Fire Nation and Water Tribe. Fair trade naman, masasabi ko, yung nangyayari. So, naagawan ng buff, pero kapalit nun is, of course, may napipitas naman sila. Okay. So, itong sinabaria, makita talaga natin na ano, na tinatry niya na i-poke yung kalaban, no, gamit yung burst skill niya. So, at ayun na nga. Ayaw talaga pauwiin. Ayaw pauwiin si 1-1. Tinatatlo na nga nila yung gold lane. Mm. Tinatatlo na nila. Kasi alam ng Water Tribe na ano, na kailangan talaga na hindi mapa-item yung 1-1 ito. Kasi siya, yep, yung isa sa main hitter talaga. Ng totoo yan. Red team on this. Okay, so mukhang walang bantay dito sa turtle. And fortunately, na-steal yun ng ano, ng Fire Nation. Pero kapalit nun, ayan, namatay si
Ay, grabing, grabing ano to, ah. Grabing trade to, ah. Walang nakuha yung ano, yung Fire Nation doon. So, 3-4 nothing. Patay ang tatlo sa kanila. And in addition to that, mukhang maaagaw din itong blue buff ni Fred Reed. At ayun na nga. That was okay. A good turtle steal galing sa ano, galing sa Fire Nation. Mm-hmm. Yep. Yes. And ano, makita talaga natin itong si Manej, no? Very classic na ano, na mag-aggressive sa ano, sa map, no? Makita natin na pati yung farm ng kalaban talagang kinukuha niya. Mm, kasi ano eh, yung sa skill set ni ano, ni Xborg, talagang mabilis siya makapag-farm eh. Kasi diba, true damage yung ano. Mm, totoo. True damage itong niya. Si ano. Kaya for me, parang medyo mas mabilis siya makakatunaw talaga ng jungle. Pero looking at the stats, medyo ano, pantay naman as to kills. Pero as to gold, nasa less than 2k difference lang. So, kita naman na hindi naman nagpapatalo yung Fire Nation dito sa aggressive play ng ng Water Tribe. Pero ito na nga, merong... At, ayun na nga. Ayun, I think medyo... the damage was too much for, ano, for the top side. Especially since early, medyo early pa. So, mababa pa lang yung heal ng Angela for that. Yep, totoo yan. And medyo nahihirapan silang ano, no? I-reach itong red team. Kasi masyadong long range yung sa Novaria. So before sila makalapat, talagang makakapag-take na sila ng damage doon. Okay, and mukhang nakapag-secure ng turtle itong si Xborg. Mukhang dapat dito maagang bumili ng anti-heal itong parehong side, no? And kasi pareho silang may healer eh. Yes. And ayun na nga, fortunately nakapag-ulti si 1-1 doon and nakapag-take down siya ng dalawa. So, much needed. So, lalalim kaya siya. Okay, hindi naman na. Okay. Itong si Novara, hindi na tinigilan ang Goldvein. So, talaga nag-stay na siya doon. Parang kung nag-usap ata sila na dapat ano. Inunahin natin to. Gold muna. Oo. Yep. Pero dapat ayaw dito. Ayaw pala, may nagpapa-shoutout pala from my team sa mo. So, shoutout daw kay JM Pineda. Gusto daw niya sana mag-shoutcast today kaso nagkasakit siya. So, oh, sayang naman. True. So, ayan na nga. Parang yung highlights nasa top lane lagi, no? Kundi sa turtle, nandito sa top lane. Mm-hmm. At ayun na nga, another team fight, no? Grabe itong si 1-1. Mm-hmm. So, dinodominate niya kahit tatlo pa ang kalaban. Ayan lang. Natunaw nga lang siya na export. Pero in fairness, nakadalawa si 1-1 doon. Kahit pa paano. Ang palagi ko nakikitang concern lang dito is si Crew. Dapat maging aware din siya kung kailan magdi-disengage, no? Yes. Especially pag sa early game, na need talagang i-secure yung farm. And mag-focus muna sa pag-a-item. So medyo napapalalim siya minsan kapag sa ano, nagigigil na sa team fight. Pero grabe, tignan mo to. 9 minutes 30 into the game. Pero buo pa rin yung mga tore ng parehong team. Yung parehong team, no? So talaga nakita natin, nararamdaman na natin talaga na grand finals itong game nila. Hindi talaga nila pinapayagan na maka-objective bawat isa. Yep. And pero tingnan natin kung magkaka-clash dito. Yes. And nag-swap na din sila ng lane, no? So kung mapapansin natin itong si 1-1, nagpunta na siya sa bot lane.
Okay. So medyo grabe, nag-flicker in yung yung lapu-lapu doon kasi nakatakas si ano, nakatakas si Valir there. At pero magkaka-clash dito sa my lord. Yep. So ayun lang, unfortunately namatay itong si Fredrin. And sumunod din si Jojo. Makatakas pa ba? Naku, hindi na makatakas. Okay, what a triple kill galing kay Xberg dito. So, since ano nga, yan, level 14 na siya, I think kaya na niya mag-lord. Pero, na-pick off pa niya si 1-1 doon. Si 1-1, no? Mm-hmm. Grabe. Okay. Honestly, an itong nagbubuhat ngayon sa water tribe, no? Itong si ano? Si Manenj, si Levi. For me, hindi lang siya. Hindi lang siya. Never me, ano, may ano din, parang meron ding magandang ginagawa yung mage nila. Kasi lagi siyang nag-rotate dun sa side ng MM or ng gold lane. Para ano, para mapigilan siya dun sa objective ng pag-push or pag-pick off dun sa MM kay Leslie. So, yun. Kasi end looking din sa KDA, hindi naman nagkakalayo eh. So, level 1 Lord pa lang to. Wala pa tong hampas. So, I think it's, kaya naman siya defend. Pero, kapalit noon, mababawasan yung tore ng Fire Nation dito. Yes, tama, tama. And, ayun nga, na-shutdown na dun si Navaria, no? Mm-mm. And, bukang makakaisa pa itong C11. Oh, ang hirap lang kasi nagkaka-shield kasi si Diggy pag nag-uulti kaya nag-uulti na siya, no? Yes. Kaya hindi talaga basta-basta napipitas eh. So I think yung Lapu is going to push the mid lane dito. Ayan, napitas na nga si Kent dito sa gold lane. Yes. So in terms of may clash pa. Grabe, may TP. Ayun, TP malala na itong sila po doon. Alam mo, isang magandang counter dito sa Xberg sana, si Esmeralda. Kasi si Esmeralda is binabypass niya yung shield ng kalaban. So, true damage din kasi si Esme pagdating sa Xberg. So yung Firaga armor ni Xborg, mabilis siya mawawala. So ayun, better pick sana itong si Esmeralda. Pero let's see kung mag-pull off naman nila itong si ano. Itong si Ruby. Okay, si 1-1 siya kasi Angela nagta-try sila mag-push sa bot lane eh. Ang mahirap lang dito sa ano, sa Fire Nation, wala sila talagang pang-check bush na tank. So, parang yes, reliant sila sa ano, sa sarili nila or dun sa XP or sa jungle. Kasi sila yung makukunat eh. Kasi si Angela, malambot lang kasi siya eh. Tama, tama. Kaya parang mas exposed yung Fire Nation sa mga ano, surprise attack compared sa ano. Water tribe dito. So, paangat na yung Lord. Level 2 Lord na to. So, tingnan natin. Ayan. Commercial break. So, basa muna tayo ng comments dito sa live stream. So, sabi daw ni Noah, no water, watching from the bus. Grabe. Kahit pauwi na, nanonood pa rin. Yes. So, itong si Noah sabi, talaga hindi mapipigilan talaga ang support niya. Okay. Okay, mabilis na pag-recon, so back to the game. So I think nakuha ng Water Tribe yung Lord, no. Yep, nakuha and going to the bottom lane. So ang galing, no, yung Water Tribe, ang ginawa nila, Finris nila yung lane. If mapapansin mo, Finris nila yung lane para
hindi ma-reach ng ano ng Fire Nation yung minions agad. Para sabay-sabay sila pupunta sa base. Yep, tama yan. Parang all at once, no? Kasi pag sabay-sabay, divided of course yung effort nila to defend yung base. Okay, so mawala yung mid tsaka yung bottom third nila. Pero but, si Leslie sa top, tatry niya ata i-push. Ayun na nga, naubos na. Naubos na. Pero tingnan natin kung mapapatay dito si Leslie. Unfortunately, si Leslie out of position siya dito. So, atay na nga, napatay siya. Pero in fairness, mabilis ang backup ng ano, ng Water Tribe dito. So, kompleto pa rin yung Fire Nation dito. One man down for Water Tribe. Pero, medyo mahirap na to on the side of the Fire Nation. Kasi, base na lang meron sila. Tapos, I'm not sure how, paano sila makaka-set up ng isang clash here. So, I think yung Fire Nation, they just have to wait na magkamali or merong isa na out of position from the Water Tribe. Yep. Pero sa playstyle ng Water Tribe, medyo mahihirapan siguro na magkaroon ng error. Kasi very great yung communication nilang mapapansin natin. Makita talaga natin yung sa strategy nila na talagang malakas yung communication nila within the team. Pero we can see naman na from the Fire Nation, tinatry pa rin na lagawin yung objectives. Kasi pansin ko, laging kasama ni Angela si Wanwan for the push. Yes. So, you know, parang lagi sila talaga nagsama-sama. I think reason din doon is dahil sa Diggy, kasi mga trap niya. Lapo-lapo trying to go for the side lane push. But I think ang gagawin na lang dito ng ano ng Water Tribe, kukunin na lang talaga nila yung Lord to try to end the game. Yes, yes. So, itong Lord na to medyo masakit na to, no? So, possible mahirapan ng mag... Pero one-one trying to take yung Novaria. And ayun lang. Grabe. Parang medyo nag-aalangan na tayo dito, Ana. Ito, mukhang tinatry na nila. Mukhang tinatry na nilang tapusin dito. Oo. Feeling ko fast game on the Water Tribe dito. Yeah. So, ayun na nga, we have a victory for the Water Tribe with Novaria as the MVP and then di nalalayo yung KDA ni ano ni Xberg for this one. So, ang hirap sa side ng Fire Nation dito na ano, kasi sabi ko nga kanina, wala silang masyadong hero na pang set up, pang set ng clash. So, we'll see in the next game if ma-work around nila yon. So, going back sa comment section, so, ayan. Sabi ni Mian Meneses, go manage, bili na kayong coffee sa kanya. So, meron pag ano, pag-advertise. So, sabi ni Daniel Angelo Mogol, go Eren. Mid lane namin yung Eren na yan, malakas yan. Okay, kitang-kita nga na malakas siya. So, sabi ni Heisenberg Roque, let's go Eren, walang gentle-gentle. Then, sabi ni may ano na sa select, go Ken, tulak lang. Tulak lang kay Fadage. Actually, okay. Sobrang, since last year, si Mayan Meneses yan, loyal sa pagko-comment tuwing ML. Lagi siya nakabang. Grabe talaga yung support. Ayan. So,
Tinatry ko i-figure out para ibagal yung sensitivity ng camera. Teka, saan ko nga ba yung ina-adjust? Try mo sa interface, try mo i-scroll. While waiting for that. Hindi ko sure kung anong tawag dun eh. Yeah, so while waiting, going back sa live stream. So sabi ni Mayan Meneses, may bayad daw siya. May bayad daw siya sa pag-comment. Pinabayaran daw ni Pigs. Wow. So yun. So Ramadan, hello An, hi, hello. So yeah, former teammate from last year's sports fest. Hello, hello. So sabi ni Heisenberg, hi Mugs. Nag-uusap na sila sa ating chat. So, ayan. Hi, ayan ulit si Noah. Sabi na, go water. So, ayan, mukhang ready na yung mga grab. Players natin. Ready na sila. Yes. So, dito na magkakaalaman kung huli na ba to or magkaka-game 3 ba tayo. Go Fire Nation! Hindi kaya naman 2-0 tayo. Will history repeat itself? Dito natin malalaman. Sana wag naman. Hindi matago ng ating shoutcaster yung pagka-bias nila, pero understandable. Grabe naman. I mean, well, finals na. Siyempre, let's make a show. Wag naman 2-0. Biglang ganun. Okay. Palagi ko, itong Fire Nation need talaga na komportable na here. Doon sa kanina, medyo nagkakapaan pa sila. Medyo nahirapan silang tapatan yung lane nila. Especially yung sa mid lane and also yung sa XP lane kanina. Okay. At ayun na nga, na-respect ban na naman itong si Johnson, no? Alam mo ba itong si Johnson ni Jojen? Top Philippines ito. So, makakapag-expect ka talaga ng isang magandang play. Okay, and then na nga, si Wanwan. Si Wanwan naman yung second ban nitong Water Tribe. And for the Fire Nation, yung ban nila is si Barots pa rin. Parang never na talaga siya nawala sa ban section ever since. So, yep. And kung tama yung pagkakaalala ko, first game ata, nung first game ng Fire Nation against Water Tribe, Barats din yung unang gamit ni Levi. So medyo nangawawa tayo doon. Kaya siguro binaban natin ngayon. So ayun. Uy, pantay na yung kulay ngayon, di ba? Yung blue side yun ay Water Tribe. Tapos, yung Fire Nation. Ayan, di na tayo mahirapan. So, ayun na nga. So, yung Water Tribe, kinuha nila yung Cloud. Kinuha nila yung Cloud. Pero for that, kinuha naman ng Fire Nation yung Novaria. Novaria, yes, yes. Tapos, lumabas ulit. Nagbalik. Nagbalik ang Yuzong ni Crew. Tignan natin kung... Tignan natin kung yan yung magpapanalo sa Fire Nation dito sa match, sa game 2. Okay, and ayun na nga, another commercial. At least ngayon nag-commercial yeah. Break habang... Yes, previously, yung Crew, yung Jojen, yung Yuzong ni Crew, siya yung naging MVP. Yeah, match. Last time. But ngayon, yes. So ito, sa Water Tribe, pinick nila yung Roger. I think ito yung second
second time ba? Second time na ano, na hindi fighter or tank yung jungler sa buong ML matches. Tama ba? So, Japi, no? Best of three? Best of three pa rin yung final sa atin? Or yes, best of five daw? Pero pwede natin i-best of five kung gusto nyo talaga pang championship. Pipilit talaga, no? Pipilit natin yan. So, parang may kuhaan ng hero, no? Kasi nagpalit sila ng room eh. So kinuha nila yung Diggy, yung Fire Nation. While Angela is on the Water tribe ngayon. Okay, sino kaya yung final hero nitong Fire Nation? And ayun nga, si Akai. So very sustained itong si Akai. No? Although need kasing makapag-skill up itong si Akai para maging tanky talaga siya. Kasi minsan medyo kapag, anong tawag dito? Kapag medyo hindi siya pinapalat sa farm, ganyan. Medyo hindi siya makunat. Hindi siya nagiging effective as jungler. Pero I think yung sa Fire Nation, I think in-address nila yung kulang nila from the previous game, which is yung CC. Kaya in-address nila sa mix yung Akai. Well, for the Water Tribe, well, for me, sila naman yung kulang ngayon sa crowd control. Pero, ano, parang more on burst or damage sila. Kasi look, meron silang Faramis. Tapos, di ba, malakas yung damage niya, yung first kill ata yun. So, as well as yung Claude na magbaburst lang sa gitna, then TP out. So, tama. Yep. So, we'll see kung paano nila gagawin to. Yes, tama yun, Anne. So, ayun, nakita nga natin, no? Itong sa Water Tribe, on support hero din sila, actually. Dalawang support hero. Considering itong si Faramis and also si Angela. So, I think si Faramis, maganda yung ulti niya against sa ulti nitong si Ixia. So, kasi di ba masakit ang ulti ni Ixia, especially kapag late game na. So, maganda itong ulti ni Faramis para masave yung ano niya, yung teammates niya. And ayun na nga, nagkakaroon na tayo ng first clash. And unfortunately, na-pick off si Diggy doon. And another pero a double kill from Kratz. Yep, from Kratz. So, kung nakita natin, napansin natin yon, that's because dun sa ihihila, sa hila ni Faramis, no? Kaya hindi sila agad nakaalis. So, more on support hero talaga. Oo, pero kita dito na parang nakakalamang si Crew dito kay Lapu-Lapu sa top lane. Parang papansin ko lagi siya yung umaangat ng lane eh. Pero, so we have first Turtle at the top side. So, parang nakikiramdam pa pareho kung sinong mauuna. Tama. And ano, itong Angela and Roger combo, medyo deadly din to. Sobrang hirap i-stop ng ganitong klaseng combo. So, ayun na nga, nakuha na nga ni Novaria yung Turtle. While si Yuzong, dinistruct niya kasi si Roger dito sa ano, dun sa blue buff. Purple buff, sorry. Pero, kapalit ng buhay niya. So, ayan, bigyan din siya doon.
Pero tingnan mo po, nakuha ng red team yung turtle. Pero lamang pa rin yung water tribe. Nang around 1K gold. Yep, around 1K gold. Yes, yes. Itong si Ixian, sobrang taas ng comeback potential nito. Kahit medyo nalalamangan yung team, kaya niyang i-turn around yung game talaga. Basta makakuha lang siya ng magandang tempo sa ulti niya. Maganda yung pagkalatak and also may support. Kasi itong si Ixia, kapag naka-ulti siya na mode, so sobrang dali niyang i-take down kasi naka-steal lang siya dun sa position niya eh. So need siyang i-protect kapag nag-ulti siya dun. Mm-mm. And ayun, pumasok si Roger dun. Pero ayun nga, nag-ulti si Faramis. Si Faramis. Pero sobrang mapipick up pa rin dito si Roger. So, tignan natin kung mapagbibigyan din yung Faramis. Ayun na nga. So, bumabawi na ang Fire Nation dito. Pero medyo napalalim si Roger dun, no? Mm-mm. I think naging confident siya dun kasi merong Faramis. Pero siguro hindi niya expect na tatlo. Natatlo sila dun. Siguro nga. Yes. Mm-mm. Okay. So, yung turtle is topside again. So, medyo nakaabang na yung Fire Nation dito. While ito, si Faramis, medyo nilalayo niya si Kent. Nilalayo niya si Diggy dun sa sa clash, I think. So, yes, ayan. So, si Crew din i-disrupt niya. Nilalayo niya talaga yung heroes ng Water Tribe galing doon sa Turtle. And isang magandang halimbawa ito ng isang very effective na XP laner, no? Siya nagbibigay ng parang space doon sa jungler para makakuha siya ng objective ng mas komportable. So, yes, yung ginagawa ni dito, ni Crew. Tapos kanina nakita no, mayroong isang petrify kill yung Yuzong ng Fire Nation. So with that, makaka-push siya ng tower. I'm not sure if mabasag. Pero looking at the bot lane, nag-ulti si Kratz, kaso nakapag-ulti din yung DD. Siya. Yes. Papatay. Pero what a tower dive from Levi with the double kill. with extra healing galing sa Angela. So, ang ganda ng pasok ng Roger doon. So, talagang confidence and trust doon sa heal at sa anib ng Angela. So, with that, makakapag-objective si Claude doon sa bot lane. So, ayan. So, medyo wala pa masyadong nangyayari. Ayan, meron na pala. So, I think ang ganda talaga nung combination nung Roger tsaka Angela dito. Ang ganda nung timing. So, that was good comes from them. Siguro, tinry niya bumawi kaso sobrang daming damage. I think that's a 4v1 or 5v1. So, medyo wrong move for Yuzong there. So, I think makapag-objective sila dito. Tower in the mid as well as turtle. So, looking at the scoreboard, we have 84 with a gold lead of around 3k. Around 3k, yes. And ayun, yung next natin na commercial. So ayun, so far nagiging effective no yung nagiging combination nitong si Roger and also si Angela. So honestly, mahirap talagang i-stop yung ganitong combo.
Classic combo, actually. Itong si Roger and Al. Okay, and mukhang naging free turtle yun sa blue side, na? Mm-hmm. Okay. So, ayun na nga. And nabasag na totally yung turret natin sa Fire Nation, na? Mid turret natin. Grabing tower dive itong si Roger. Confident eh, kasi may minions at the same time heal. Dalawang type of support itong nakukuha ni Roger, no? Meron siyang Angela at the same time meron siyang pangsalo na Faramis. So isang ultimate lang. Hindi niya kailangan matahan. Ako lang talaga magta-tower dive ako doon kasi ang daming sasalo na. So ang ganda lang ginagawa ng water tribe dito. So dahil sa skill set ng heroes nila, kaya ng apat mag-crash while yung Lapu mag-objective lang talaga siya dun sa sa lane eh. Sa lane niya, oo. Basta nakakapagbasag lang siya ng ng tower. Pero unti-unti nang sumasakay dito yung Novaria dito. Yes. And mukhang pa-respawn na itong lord natin, no? And 10 seconds on the clock. 10 seconds na lang. So, palagi ko makakapag-contest naman kahit pa paano itong Fire Nation. Pero I think need unang i-pick off dito talaga si Angela. Kasi si Angela yung parang nagbibigay ng confidence dito kay Roger para pumasok siya, no? And ayun na lang. Let's see kung masisecure. And unfortunately, nakuha nitong water tribe. Grabe naman. So naka 3-4. Maniac! Naka-savage siya. Grabe. Ano po ba yung Fire Nation po ba? Mukhang ma-end nila dito. I think yung na-try na talaga na water type. Yeah. I-end dito. Kasi of course, who does that want? To secure the championship. So, na-try na talaga nila i-end kahit wala ng minion. Pero meron pa. Na natin kung kaya pa ba i-demento ng and, pero hindi na. Grabe. Hindi na kaya yung ganong klase ng wave. And meron pa silang lord actually na kaparating. Oo, so, pero inunahan na nila. So that's Krabis, an MVP. We already have our champion Mobile Legends game natin. So, ayun nga. Let's give a warm up applause dito sa Water Tribe for being the champion. True. Sa palapat na lang kayo dyan. Sayang wala kaming soundboard para may... Palapat na lang tayo. Okay lang yan, guys. So, parang sa amin ka nagsabi, Jappy, ah. Parang sa amin ka nagsabi. Yep. And kung mapapansin natin, no, sa other games, ang parang ini-skill up nila na hero, mostly yung MM. Pero sa playstyle ng Water Tribe, more on yung jungler talaga, yung ginagawa nilang funnel hero, no? Parang yung dating type of playstyle sa Mobile Legends, yung nagkakaroon ng funnel hero. So yun yung ginagawa nila dito kay Roger. Yes, yes. I think gumawa sila ng strategy. I think yung Water Tribe set sila strategy dyan. Tsaka depende din siguro dun sa yung confidence and yung skill and yung galing ng player mismo. Mm-hmm. So I think kita naman natin talaga na mayroong galing yung mga members sa Water Tribe. Kaya parang comfort, parang kakaiba yung rotation. Tama ba? Yung rotation nila as compared to yung sa red team na medyo yung usual, yung usual na nakikita natin sa game. So, back to the live stream. So, sabi daw ni May and Meneses, grabe ka naman manage, parang kahit sa ML na QRC ka. So, ayun.
So, from Nokit ko, ayan tuwang-tuwa siya na Water Tribe ang mag-champion for ML. So, congrats again, Water Tribe. So, pero good game pa rin with the Fire Nation. Siyempre, ang team namin, our team. Props sa Fire Nation. Magandang kumuha sila na storyline yung na-achieve nila yung ano, parang almost revenge match. Pero, wala. In the end, Water Tribe remains undefeated pa rin. And maganda ka na siya. Magandang final game siya kasi we had our first and only Savage ng series. Oo. Oh, oh. So, grabe yung ending, no? Savage to Tower lang. At saka yung titi sa pinakadulo, sabay-sabay. Yes, yes. And yep. And Jap, no? Itong si Water Tribe, actually, undefeated siya. Yeah. From their first game, very first game, until sa finals, hindi sila natalo. So, they champion yung ano yung upper bracket and also yung finals. Actually, easy predict talaga. And good thing dito kay Manage talagang sobrang lawak ng hero pool niya. So, nakakapag-adjust siya based dun sa pick ng kalaban. Like, hindi lang isa or dalawang hero yung kaya niyang gawing jungler. Eh. So, ayun. Okay. So, just like yun sa Netflix, talagang nanalo pa rin yung Water Tribe. Wala tayong gagawa, Fire Nation. Okay lang yan. Maganda pa rin yung, ano, yung pinagdaanan ng Fire Nation. Nakaka-inspire. Maraming yung pinagdaanan. Yes. So, talagang umangat kayo from the first match to the lower bracket, upper bracket. Pinagdaanan nyo lahat. So, Jappy, no? Yo. Is it best of five? Papabawiin niyo pa ba kami? Hindi na yan. Hindi lang kasi marami pang schedule yung mga players natin after. So, hindi na sila pwede. So, best of three. So, ayun na nga. So, official na talaga. Champion talaga yung Water Tribe sa ML. So, ayun. Good game talaga. Hindi lang nga sa ML. Nakapunta ka na. Ay! Can we have a recap so far nung ibang games? Can we have a recap if alam mo yung kung ano yung status ng iba sa ibang game. Unfortunately, ano, naka-sick leave ako yesterday, so di ko alam yung nangyari sa volleyball. Pero so far, basketball panalo yung Water Tribe. And ML panalo yung Water Tribe. Ano pa ba? So yun, ongoing ngayon yung badminton, malalaman natin kung mananalo ba yung Water Tribe. So, ayun, grabe. So, I think, ngayon, no, ongoing yung chess. Yep, yep. Saka so, yung badminton. Mga nasa STC or mga gusto sumuporta, please do so sa mga team nyo. It will mean a lot to them. Ayan. So, pero that wraps it up sa ating ML. I'm glad na may nagka-savage. Kasi last year din may nagka-savage. Eh. So, para di ko tanggap nung na di magkaka-savage this year. Pero buti na lang, humabol. Humabol si Levi as Roger. Yeah. If you pero tama ba? Na-confirm ba na? Ano yan, sorry. Savage si ano? Si Crew last time, 'di ba yung sa 1-1 niya? Yung nasakto yung ano, yung commercial. Oh, hindi, hindi, nagka-maniac lang. Yeah. Alam ko. Ah, maniac lang siya. Okay. Mukhang naagaw. So, ayun, at least naalala niyo maganda yung ano, alam ko binan yung Roger sa first match natin for today. Binan ba? So, respect yes, ban, yes. No? Pero, talagang, pinakita nung hindi binan, tinake advantage na. Ayun, so, that wraps it up sa ating day 5, last, our championship match. So, Water Tribe takes it away with undefeated ng standing. Ayan, again, thank you Scrubby sa mga sumabay-bay every day sa mga days, sa mga series natin. And pinaka biggest thanks yan kay May, kay ay sorry. Kay Ann Cruz. Pati ko sabihin May Ann. Kay Ann Cruz, pati kay this sige, sayo na rin May Ann kasi comment ka ng comment. Pati kay ano Arvin, thank you guys sa pag-. Thank you, thank you. I hope nag-enjoy kayo kahit papaano. Don't worry, may voucher kayo. May pa voucher. Wow, thank you. Ayun, Scrubbies, that wraps up yung ano natin, Mobile Legends game natin. Ayan. Thank you very much. Thank you very much, Scrubbies. So, sa mga gusto sumaporta, please do so sa chess and every, sa lahat ng mga
sports pa natin for today. So happy Friday, Scrubbies. Enjoy the rest of your weekend. See you. Happy Friday. Bye.